po yan is biglaan yung pinalitan. Pinasok mo sa conditioning at bigla silang nabaguhan dun sa binigay niyong conditioning pellet. Okay, medyo magkakaroon tayo ng problema dyan. What's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Ayan, muli na naman tayo nagbabalik ang inyong lingkod. PJ Vergara po ito ng Linyada ng Mamaya, okay? So, panibago na namang usaping manok at mga tips ang share ko sa inyo. Okay, para sa mga kamanok natin dito na babago pa lamang nakapasyal o ikaw, kung babago ka pa lang nakapanood o first time mo na mapanood ang video ito. Okay, so ako po si PJ Vergara at nag-upload po ako dito ng napakaraming tips pagdating sa pagmamanok. Okay, pagdating sa pagmamanok, usapang sabong, usapang pagpapalaki ng sisiyo, gamot na maaaring ibigay sa inyong mga alaga. Okay, basta lahat po, pagpo-pointing, basta tungkol sa pagmamanok, nais kong ibahagi sa inyo lahat ng aking nalalaman. Okay, ako po is marami na rin karanasan, hindi ko man sinasabing sobrang dami, pero may karanasan na rin po ako pagdating sa pagmamanok. Okay, so ngayon mga kamanok, hindi pa kayo nakasubscribe dito, just click the subscribe button at sigurado ako na makakatulong lahat ng mga video ko. So meron na po akong almost 300 videos na nai-upload dito. At sa tingin ko hindi pa lahat 'yan. Napakarami pa nating pag-uusapan. Hindi lang 500 videos, 1000 videos. So, sobrang dami ng topic tungkol sa pagmamanok. Nais kong step by step o one by one ipaunawa sa inyo or i-share sa inyo yung mga tips na nalalaman ko. Okay, ito po is tungkol lamang sa aking mga nalalaman sa mga bagay na naka-apekto or sa mga bagay na nakatulong sa akin when it comes sa pag-aalaga ng manok. Kaya mga kamanok, sana po ay bigyan nyo ng suporta itong ating munting channel. Hayaan nyong turuan ko kayo o dagdagan ko pa yung kaalaman ninyo tungkol sa pagmamanok at sabay-sabay sana tayong maghilahang pataas. Okay, so isang pamilya lang tayo dito mga kamanok. Gusto ko na turuan kayo ngayon or i-share sa inyo yung tungkol sa patuka. Okay, so ang dami kasing nagtatanong nito mga kamanok sa comment section, sa chats, okay, sa ibang mga social medias. So ngayon gusto kong sagutin. Okay, yung isang usapin tungkol sa patuka. Ano daw po yung ginagamit kong patuka sa maintenance? Ano po ba yung ginagamit kong patuka pagdating sa conditioning? Ano po ba yung ginagamit kong patuka upang pabukahin ang katawan? So yan yung mga katanungan mga kamanok na bibigyan ko ng linaw. Okay, sa videong ito. Kailan ba dapat gamitin yung ganitong patuka? Kailan ba dapat gamitin yung ganito? So ngayon mga kamanok, pag-uusapan natin yan. Alam nyo po mga kamanok, pagdating sa maintenance, ang ginagamit ko po dyan is Enerton. Okay? So yan po yung ginagamit ko ngayon. Bakit po ako nag-switch sa Enerton? Okay, alam niyo po ba mga kamanok, ang Enerton po ay may 16% na crude protein na pwede nating ibigay sa ating mga manok pang maintenance. Okay, from 5 months old, 6 months old pataas, pwede po natin yan gamitin. Makakatulong po yan upang ma-develop ng maayos ang katawan ng ating mga alaga. Okay, so ang pagbibigay ko po dyan mga kamanok, sa umaga 40 grams and sa hapon 40 grams din po mga kamanok. Yan po yung dami ng ibinibigay ko. Huwag nyo na pong sosobrahan. Kung masyado pong malaki ang manok, okay na po yung 40 grams. Kung medyo maliit naman, ibaba nyo ng konti, 35 to 30 grams yan mga kamanok. At mapapansin nyo, yung mga alaga nyo is kusayang bubuka, gaganda ang katawan. Okay, yan po ha. Ang maintenance ko po from 5 months old pataas, kung hindi pa sila pinakondisyon, Enerton po yung gamit ko. Okay, so make sure po mga kamanok, kung bibili kayo ng Enerton, kung pakilo-kilo kayo bumibili, bumibili kayo ng pakilo-kilong Enerton, so mas maganda po mga kamanok, gumamit kayo ng mga pack, yung nakapack ng Enerton, yung mga nakalagay sa plastic na ganyan, okay, yung hindi pa pinubuksan. Kasi po mga kamanok, kapag po ang binili ninyo is yung mga nasa sako, na halos kalahati na po yung bawas, hindi po maganda yon para sa akin. Kasi po, matagal na po siyang nakabukas yung pong sense. Okay, yung scent ng patuka na yun, yung amoy nawawala po. Minsan inaamag, minsan meron ng mga ipis. So ayoko po na bilhin niyo yung ganon. Kasi po nawawala po yung nutrients, yung sustansya ng patuka.
Okay, compare natin doon sa mga nakapack na ganyan na nabibili natin sa poultry supply, okay? So, yung po is hindi pa nabubuksan, fresh na fresh po yun. Then, syempre, i-check nyo po yung expiry date para po masyadong, para po masigurado ninyo yung quality ng patukan na yun. Okay, so kailan ba natin ginagamit yung Enerton? Mga kamanokin niya, sabi ko sa inyo kanina, pang maintenance po yan. And for example, nagkabiglaan kayo ng laban. Okay, halimbawa, gamit nyo Enerton ngayon sa pre-con Enerton. Tapos, nagkabiglaan kayo ng laban. So, 1 month, okay, next month, magkakaroon kayo ng laban. So, advice ko, huwag nyo nang palitan yung inyong preconditioning feeds. Kasi po mga kamanok, nagkakaroon po ng change feeding, okay, sa pagitan ng conditioning and preconditioning. Kung masyado nang malapit yung laban, huwag nyo na pong palitan. Kasi po mga kamanok, pag po yan is biglaan yung pinalitan, pinasok nyo sa conditioning at bigla silang nabaguhan dun sa binigay nyo conditioning pellet, okay, medyo magkakaroon tayo ng problema dyan. Okay, unang-una, hindi po niya uubusin yung patoka. Hindi po niya masyadong ma-absorb yung nutrients, although mas mataas yung protein intake or protein content nung conditioning feeds na yon. So, baliwala din po. Hindi niya mauubos, maninibago ang kanyang katawan, baka magkaroon pa tayo ng hindi magandang resulta. Okay, mga kamanok, tandaan nyo, almost 2 months po, okay, ang adjustment ng manok sa kanilang panibagong patuka. So, advice ko po sa inyong mga kamanok, kung kayo po is magkakaroon ng magiging laban next month pa lang, 2 buwan pa lang bago ang inyong magiging laban, okay, ipakilala nyo na yung inyong conditioning pellet sa kanila. So, paano natin pakikilala? Pwede po natin ihaalo yan sa ating maintenance feeds. Okay, for example, 1 kilo ng Enerton, 1 kilo ng Platinum, pwede po natin yung paghaluin 2 months before ng ating event. Okay, kapag po siya is nasanay na, inuubos na po niya yung binibigay nating patuka sa kanya, okay na po yung ipasok sa conditioning kahit po puro or yung hindi na po Enerton o wag na po nating samahan ng Enerton pellet yung kanilang patuka. Pwede po tayong mag-switch na, okay, fully switch na tayo sa Platinum. Okay, pagdating sa conditioning, alam naman natin mga kamanok na ang conditioning, pagdating sa conditioning, power pellets na yung ginagamit natin. Bakit power pellets? Kasi yung pong mga power pellets na ganyan, mas mataas po yung protein intake po or protein content po ng mga yan kaysa sa mga maintenance feeds po. Kaya po kailangan natin mag-switch sa mga ganyang klaseng power pellet pagdating sa conditioning. Okay? Pero nga gaya na sabi ko sa inyo mga kamanok, pag po sila is malapit na masyado yung laban, okay, 3 weeks or 1 month, huwag na po kayong magpalit. Okay, may stress lang ang mga manok nyo. So, yan yung aking advice sa inyo. Kung mapapansin nyo, yung iba natin mga kamanok dyan, na bigla ang nag-switch, magtatanong sa akin bakit daw hindi inubos o nasa conditioning na yung patuka. So, yun po yung dahilan. Hindi po niya masyadong kilala yung patuka na ipinalit natin. Kaya mas maganda po dyan mga kamanok, kung biglaan ang laban, huwag na kayo magpalit. Okay, huwag nyo nang palitan yung conditioning feeds, huwag nyo nang palitan yung Enerton. Yun na rin ang inyong conditioning feeds mga kamanok. Dagdagan nyo na lang ng ibang mga grains tulad ng tawag dito, yung Jackie Oats, Oat Groats, yung oatmeal, pwede po, mais, popcorn, yan, pwede po nyong dagdagan ng ganyan, or calf manna, pwede po yan, dagdagan nyo po ng mga ganyang patuka yung inyong maintenance feed. So, makakatulong yan mga kamanok. Okay? So, ngayon, tapos na tayo sa ating topic at sana is na may natutunan kayo kahit kukunti kung paano ba mag-apply ng iba't ibang klaseng patuka, okay, pagdating sa conditioning and preconditioning. Okay, ngayon, sasagot tayo sa mga katanungan ng ating mga kamanok sa comment section para sa ganoon naman is malaman nila kung ano yung dapat nilang gawin pagdating sa kanilang, okay, mga manok. Okay, ang ating katanungan galing kay Jose Abril. Ayan, so sa tanong niya, totoy tanong ko lang ano ba ang gamot sa buni ng manok from Rani Balboa ng Chaong. Okay, pagdating sa buni ng ating mga manok, ang advice ko sa inyo, lagi nyo dapat silang nililiguan. Yung mukha kailangan lagi nyong kuskusin, sabunin, kay maganda shampoo. Gamit kayo ng washout, okay, zero mite, maganda yan. Pusham, yan yung mga shampoo na para sa manok. Pero kung wala naman, gamit kayo ng pangkabayo, yung Black Beauty shampoo, makakatulong yon. Tapos,
yung tawag ito, yung ceramide. Yan, ipahid nyo yun ng puro. Okay, huwag nyo ng banlawan. Makakatulong yun para magamot yung buni ng inyong mga alagang mga manok. Legit yun. Okay, next question from Couple Gaming. Yan, idol, mapipisa ba ang itlog ng hen ko tuwing gabi lang siya umuupo sa pugad sa itlog niya na 12? Okay, pero gabi siya naglilimlim, sa araw maghapong nasa baba. Okay, maliit yung tsansa na mapisa yung itlog kapag kaganon. Hindi normal yung paglilimlim ng inyong mga alaga kung sa gabi lang siya umuupo. So, mas maganda ipa-incubate nyo na lang yung itlog kung abot pa. Okay, so makakatulong yun. And our last question from Nino Pere. Ayan, boss, pwede na po bang bigyan ng Bolplex KQ sa 6 months old kasi namamayat din yung manok ko at puti ang droppings at walang gana tumuka. Okay, hindi po, hindi niyo po kailangan subukan ng Bolplex kasi ang Bolplex po, yan po is conditioning tablet or conditioning supplements na makakatulong upang pabilis ang panunaw ng ating mga alaga. So yung problema mo, umiipot ng puti at walang ganang tumuka, gumamit ka ng NF1, yan yung para dyan sa kondisyon ng manok mo. So, mayroong problema sa loob ng katawan, hindi maayos, hindi maganda ang pakiramdam. So, NF1 po yung gamitin nyo, makakatulong yon sa inyong mga manok. Okay, so sana nasagot ko lahat ng inyong mga katanungan at sa mga kamanok natin dyan na mayroong pang problema pagdating sa kanilang pagmamanok, just comment. Okay, comment nyo lang yung tanong nyo sa baba, sa comment section. Pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. Okay, so hanggang sa muli mga kamanok, maraming maraming salamat sa pagsuporta at malapit na tayo sa 100,000 subscribers at soon magbibigay tayo ng pa-premyo. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kamanok, maraming salamat. Enjoy your day, enjoy your time.